So as you know, we are going to Bangkok. And last minute na naman ako nag-iimpake dahil nag-shoot pa po ako. And may mga nag-request lang akong friends na mag-ano ka, parang empake vlog. Ayan, nag-aaway na sila, Bambi. Bambi, come, come! Ganyan po sila pag aalis kami. Yung parang nakakaramdam sila kasi nakikita na nila yung mga maleta. At dahil halo-halo sa kwarto ko at masikip, dito po ako nag-iimpake. So ito, may body wash. Nagsasali na po ako. Ayan, ang daming kaartihan eh, no? Kahit may sabon naman sa hotel. Dapat kasi ito ginagawa na pagbalik. Para dun sa susunod na pupuntahan, nagawa na. Eh pero, since hindi nagawa o edi gawin, hotel room, huy! Ang chinelas ko! Ngat-ngat ba yung chinelas ko? Ayan, nagngangat-ngat sila. Taas mo nga yung chinelas ko. Lagay mo na dito. May suklay, as if naman may susuklayin ako. So, ito yung aking cosmetic bag. Ayan na po, oh. Ngat-ngat na po nila. Ngat-ngat na nila ang aking telang si Maring LV. Ay, tingnan mo, ginawa kay Maring LV, oh. Binutas na. Ganyan po sila pag alam nilang magta-travel, nagbabaon ako ng tsinelas. Parang hindi ito yung packing cube ko. Teka nga po, nawawala na yung isa kong packing cube. Ito po ang aking maletang ginagamit. Na I bought this in, ano ba? Ayan, oh. I bought this maleta in Dubai. Kasi kinulang ako ng maleta. So sabi ng sister ko, si Dayang, bumili ka ng isang rimowang malaki, Diyos ko. Binili ko po. 100,000. Samantalang ito pong in-order nila online. O magkano to? 7,000. Hindi naman po siguro liliit ang mga damit ko. O magpapalit ang kulay ng mga damit ko pag dito ko nilagay. So lesson learned. Mula noon, hindi na po ako bumili ng mamahaling maleta. Ah! Ano ba? Dear, anuhin mo nga yan. Pinaka-importante sa lahat, pwede kong maiwan tong maletang to kasi makakabili ka naman ng... Ano ba? Papasok ko kayo dito. Alika, pumasok ka dito. O, Bambi, inside. Inside ka dito. Inside. Inside. O, ayaw pumasok. Fake daw kasing remote tong bag mo. Kaya ayaw. Inside. Sabagay, ano naman to eh. Ayun yung bulak. Memory pillow. Pillow tulad. Tsaka yung kumot ko. Ganito po ang kumot ko. Kahit sa 5-star hotel po ako tumira, yung mga may nalalaman pang pillow menu. Pero menu yan, mga ganyan. Hindi, nagbabaon ako ng unan ko. Pinako na din yung aking hand carry bag. Ito. This is my hand carry bag. I like it kasi ang daming malalagay. Nandito na yung sombrero ko. I have here pack of toiletries na kailangan ko, and even my passport is already here. Pinack ko na siya kanina. So, yan lang. And as you can see, light traveler lang po ako. Hindi ako nagdadala ng madaming gamit. Kailangan ko lang talaga yung aking unan. So, see you in Bangkok! Hi! Nandito na kami sa airport, papunta ng Bangkok. So, this is an early flight. Ayun na, ayan. Ayan si Erin. Hi! Mag-hi ka. Hi! Girl, ba't ang bigat ng maleta mo? Si Bakla, hindi pa nagbiyahe, ang bigat na lang maleta. Ayan na, yung bag ni Erin. Ilang kilo yung bag niya? Ilang? 25 kilos. Papunta ka pala. Pwede makapag-uwi ng 5 kilos nila. Ayan, sulitin mo. Sulitin mo. Sulitin mo. Bakit? Hindi taraos lahat yan. Ayan, o, tignan mo, parang nag-buffet.
Tita Rosa. Gutom ka, girl. Beautiful leg room dito sa Thai Airways, even at economy class. It's very clean, maaliwalas. Welcome to Bangkok! Sawadika! So, nandito na kami, hinihintay namin yung maleta namin. Ang ganda-ganda dito, super smooth, especially the immigration process. It took us only 5 minutes. May pila pero sobrang bilis kasi sobrang daming immigration officers na naka-deploy. Talagang as a tourist, you will feel na welcome ka talaga dito sa Bangkok. And bakit ba dito ako nakatayo? Kasi magwi-withdraw ko ng Thai baht sa ATM. Yun kasi yung isa sa natutunan ko, hindi ka natatalo sa exchange rate if you withdraw money directly from the ATM machine. Meron pa ding konting charges, pero not as much kung magpapalit ka ng peso or magpapalit ka pa ng dollar sa Pinas. Magpapalit ka pa pala ng peso into US dollars sa Pinas, tapos magpapalit ka dito to Thai baht, mas medyo nalulugi ka. No? So, ayan, naghihintay lang ako sa pila and kunin na natin yung maleta and we'll travel to the hotel. Ayan, so may network fee. Accept. May choice pa ba? Nako, hindi ko najijintindihan lang nakasulat dito. Thai! Naku, nag-hang. Yung pala, walang laman yung ATM ko. Ano ba to? Hindi ko po siya naiintindihan. Nag-hang na po siya. Teka, ika-cancel ko muna. Kasi po, hindi ko malaman paano ko ba i-English to. So, 10,000 siguro muna. Hindi, alam mo, ang syunga-syunga ko, I'll change the language first to English. Ah, ikaw nakapag-withdraw ka? Naunahan pa niya ako. Diyos ko, eh, syempre, pangkera naman po siya. And then, change language. So, dito pala tayo sa English. O, withdraw 10,000. Accept. Eh, dito daw, itatimes 1.5 to 1.6 mo. Okay, magwi-withdraw pa ako na isang 10,000. Pero ako, sa totoo lang, ha, hindi na po ako masyado nagko-convert pagka nagbiyabiyahe ko. Kasi if you keep on converting, madi-depress ka lang. Pero alam mo ko ano yung mas nakaka-depress? Yung wala kang ma-withdraw. Walang lamang. Eh ako po ha, nagtrabaho po akong mabuti bago po ako nagbiyahe para may pang-aura. Di ba gano'n naman eh? Life is like that. Life is like that. Isa pa. Withdraw pa tayo ng isa pa. Para pagdating doon, hindi ka na yung pagdating mo sa hotel, tsaka mo pa hahaliglapin, di ba, kung saan ka magwi-withdraw. Binabaan ko yung amount kasi BDO has a limit of 50,000 pesos withdrawal a day. So I guess, baka may mga binayaran ako online. Eto, magwi-withdraw na. Sige. I-ano mo yung pin para makita ng netizens yung pin niya. Papakabit kami ng SIM card and for only 299 baht, meron ka ng 15 gigabytes for 8 days. Perfect na perfect yan if you want to book your Grab. Ba't ka nagpalagay ng SIM card for your TikTok? Diba? So, a must-have when traveling in Thailand. Pwede ka naman mag-roaming, pero kasi based on experience, nung nag-Vietnam kami, pag-roaming, medyo minsan napuputol-putol yung... You need to keep on refreshing. So, mas type namin yung ganitong magpapakabit ka na lang ng local SIM card and hindi ka din masya-shock sa
sa bill mo pag uwi. Hi! Ayan na! That's me! Ayan, we're checking in. Ayan, na-miss ko tong amoy na to. So this is our favorite hotel here in Bangkok. We first stayed here mga 20 years ago na, di ba? And yung amoy niya hindi pa rin nagbabago. Amoy sosh. Nandito tayo sa PART1. Amari is located in PART1. So, nasa center tayo ng lahat. The famous Platinum Mall, Central World, Siam Paragon, lahat are within walking distance. This is one of the best locations. Hindi po to sponsored ha. Nag-jayad galore po kami. Ayan, makikita nyo, magpe-pay po tayo. Talagang, if you want comfort and accessibility, we highly recommend this hotel. Actually, dapat dun kami mag-check-in sa, hindi ko nababanggitin, pero mas affordable na hotel. Eh, pero since kasama namin si nanay, para talagang pagbaba mo, nandito na lahat. And okay din yung breakfast dito and okay din yung service. Kaya dito kami nag-check-in. Erin, sana naman may painom. Wala mong welcome drink. Wait lang, in-arrange na. Dito ba lang? Tanungin mo, sabihin mo na uuhaw tayo. Paano mo sasabihin? Hoy, magwawala na tayo dito pag walang welcome drink. Eto oh, syempre dito, Thailand is famous for their orchids. Ito na ito oh. Ayan siya, plastic siya. Ayan. Thank you. Ang sarap, lasang mahalang babay. Ang sarap. Passion fruit, lasang fresh. So, nandito na tayo. This is our room. Wow, amoy bago. Kasi newly renovated daw tong wing na to. Ayan, they have a nice seating area. And you have a nice view of PART1. As you can see here, beautiful view of PART1. Medyo nalungkot lang ako kasi ito pong area na to before. Yan. Ngayon ay demolished na. Yan po ay palengke. And of course, fresh flowers. So we'll enjoy our stay here in Bangkok. So our room has access to the club. May pa-buffet. So ito may finger foods, cheese, cold cuts, cocktails. Ito, ang cute-cute nito. One of their unique petifors. And syempre, ang favorite namin sa Bangkok, ang kanilang very sweet na mga fruits. May pandan chicken wings, and we can also order cocktails. Halika, umupo tayo. Ito, order tayo ng cocktails. Which one is the favorite signature? Okay, I want the Saan. So, ito yung mga signature Thai cocktails inspired by the flow of the water. Perfect blend of gin, lime juice, cucumber syrup. Very Thai. So, subukan natin yan. Yeah, we'll enjoy our first evening cocktails dito sa Bangkok, tapos lalabas kami to have dinner and mag-ikot-ikot. We're going to have dinner, our first dinner in Bangkok. So ayan, we are walking dito sa beautiful PART1 area. So our hotel is just across the Platinum Mall, and that's the famous
Platinum Mall. Maghahanap kami ng kakainan for dinner. Maganda yung weather ngayon, malamig-lamig. Para kang nasa Baguio or Tagaytay. Hello. Hello everyone. I miss you. Agree ba kayo na pumayat na si Erin? I lost what? You lost love. You lost love. Ah, di ba? Ang sarap maglakad-lakad dito. Obviously, pwede na po ang hindi naka-mask. Yung sa kabila ng Platinum, you can see there yung street foods. We're going to visit that later. Teka, hawakan mo! Yung sintas ng sapatos ko. Ito, magsisintas lang po ako ng sapatos. Diyos ko, ba't ba sa basuran ako nagsintas? This is how grounded Chef Arby. Charot! Ayan, so along the road, you will see maya mga shopping. Yan ang gusto ko dito sa Pratunam. Of course, the sweetest fruits. If you're craving for mango and sticky rice, ito is grapefruit, langka, bayabas, cheap shoppings. Hello! Hello mga kabayan! Picture tayo. Diyan tayo. Ito, pero ilalagay ko to sa makikita mo. Thank you! Ingat po! Ito, nakita ko lang sa Instagram. Masarap daw po dito yung Tom Yum. Yan ba yun? Is that the place 168? Hi! Do you want to eat Thai food? Or do you want to get a haircut sa parlor? Ayan, ang mura ng haircut. Tanong mo nga kung magkano paggupit dyan. Dali. Paggupit ka dyan. Magpaggupit ka. Mga sikat daw ang nagpapaggupit dyan. Nakita ko tong restaurant na to sa Instagram. And maraming magandang reviews. Especially dun sa kanilang Jumbo Tom Yum. The Jumbo Tom Yum. 289 baht. Lakas daw ng boses ko. Hindi naman nila tayo kilala dito, Diyos ko. So, tikman natin. So, ito, may egg yolk. Naglagay sila ng egg yolk. The moment of truth. Sarap. Ang creamy. Gusto mo may Alam mo yung lasa niya is yung kahit hindi ka mahilig sa maanghang, magugustuhan mo siya. It's pungent, pero smooth yung pagka-pungent niya. It's very aromatic. Amoy Thailand talaga. Yung parang, pag naamoy mo siya, nung sinerve siya, alam mong authentic. Ang sarap. Highly recommended. Oh, and this is the sea bass. Nako, magugulat kayo. Pag nakita nyo to, ay, amoy mo na fresh ingredients, fresh spices, fresh herbs ang ginamit. And doon naman talaga known ang Thai cooking, the use of the freshest ingredients. So this is the fried sea bass with salsa on top. So ito yung fish. Titikman ko fried sea bass. May sauce. Ang dutong. Ang dutong ng pagkaprito. May kasoy pa. Yung isda, lasang-lasa mo talagang fresh. And yung salsa, yung ginamit nila mga ingredients. Crunchy pa yung mga gulay. And I love that they added cashew. Kasi nagbigay siya ng added texture
dun sa salsa. Let's try the pad thai. This is the pad thai. Mm. Well, those, may mas masarap akong pad thai na nakain sa Bangkok. I ordered one more set of creamy tom yum kasi ang sarap-sarap ng soup nila dito. Walking after dinner, pampabagsak na mga kinain. The malls here are open until 10 p.m. Ito, connected lang po lahat through the footbridge. Dito yung Bangkok's street food market. The last time I went here, bago mag-pandemic, nawala po ito. Pero ngayon, nandito na siya ulit. Ganyan. Because in Bangkok, elephants are very, very sacred. Mahal na mahal nila ang mga elepante. Actually, pareho kami, maski hindi ako taga dito sa Thailand. Ang mga ceremonies ng mga elephants, ultimo yung pagpapakawala ng mga elepante papunta sa jungle, sa forest nila. Mga royal blood pa po ang nagwi-witness, ang nagble-bless ng mga ceremonies na yon. Because elephants are believed to bring good luck. So, bibili po tayo ng flowers. Meron silang Lord of Love, Lord of Success, si Trimothy. Trimothy, si Ganesha. So, mag-aalay tayo both kay Trimothy and Ganesha. Dito muna ako kay Trimothy. Oh. Nilalagay lang nila. So, ito kay Trimothy. Ito si Trimothy. Hindi po nila sinisindihan yung incense. And yung isa, iaalay naman natin kay Ganesha. So, ito. Nasa night market kami sa tapat ng hotel and dahil wala tayong hilig na kumain tuloy na bumili dyan sa mga tiyanggi-tiyanggi, dito na lang kami sa McDo. Anong tawag dito? So ito is... Mas mahilig tayo sa curly fries. Ikaw lang ang mahilig sa curly fries. This is for me. Ito, bago sa menu ng McDo. Well, dito lang siguro sa Thailand. Ano to? Anong pie to? This is, sweet golden pie. Anong laman niya? Pamala ito. Tapos ito, corn pie. Naintriga ako dito. Tapos ito, parang churros. Patongo. Patongo. Donut. So ito yung parang breakfast item eh. Inspired pa, parang Chinese style. Kasi sasaw-saw sa condensed. Sasaw-saw mo sa condensed meal. Oh, try it. Mukbang pa daw. Mmm. Donut. Alam mo kung bakit sa... Alam mo kung bakit... Para sa akin ha, ang sarap-sarap niya. Fresh. Niluluto ba ito sa oil ng fries? Parang, hindi ko alam. Parang yung mga donuts sa yung sa Pinang. Oo. Ganun yung lasa. Pwedeng sugar, cinnamon. Ang sarap. Itong golden pie muna. Ang dami. Parang mas masarap ito sa churros, wa. Ay, parang ang laman niya is sweet potato, tsaka coconut. Ok.
kaya tinawag na sweet golden. Medyo exotic. Exotic. Hindi, para sa akin ha. Pero kung tatanungin mo ko, kasi di ba nagkaroon tayo ng buko pie sa isang fast food chain sa atin. Ito mas legit. Kasi ramdam mo talaga yung buko. Okay. Sa loob. Hindi siya nagpapanggap. And then ito is corn pie. Parang may maha sa loob. Hello. Hello. Masarap yung corn pie. Hello. Yeah. Pwede siya nga. Pero ito talaga. Alam ni Sandy. Tanong mo kay Sandy. Ito is life-changing to para sa akin. Na parang okay. Yung parang hindi mo akalain na sa McDo may ganito. Parang simple lang yan pero. Mm-mm. Well, kasi ang McDonald's naman talaga is, ano yan yan? It's more than, hindi ako nagpro-promote ha. It's more than just a fast food. It's a cultural comfort food. Na parang kung ikaw, natatakot kang mag-explore ng pagkain sa mga exotic places, maghanap ka ng McDonald's and you would normally feel safe dahil nandun yung familiarity of flavors. But at the same time, ini-incorporate din nila yung mga local flavors sa menu nila. Diba? Parang sa Pinas lang may spaghetti na matamis. Dito wala. And yung taro pie, gustong-gusto ko yon. And if I may share, yung pinakamahal na McDo experience ko sa Switzerland, kasi talagang Swiss cheese yung nilalagay nila sa loob. Good morning! The sun is up. And magbe-breakfast na kami sa baba. And they're here. So they have pastries and look at the jams and our favorite, the sweet fruits, sweet, juicy and fresh fruits. Oy, may sushi pa. And they have egg selection. You can order. We'll get 2 avocado toast. Meron ditong parang cereal, yogurt, fresh juices, yogurt, teas. Ayan, let's eat! We're going to the reclining Buddha. The weather is nice. Diba? Hindi mainit. This is the best time to visit Bangkok. Perfect. Kahit ano po tanghaling tapat po ngayon ha, pero maganda ang weather. So may entrance fee. Magkano? 200. So there's an entrance fee of 200 baht per person. So, syempre, hindi kompleto ang Bangkok trip mo kung hindi ka bibisita sa napakagandang mga temples. Ang gusto ko pa dito, nasa city lang mismo ang mga temples na to. So, it took us only around 15 minutes. Pwede ka nga mag-taxi papunta dito. Ayan, nandyan ka na. May konting entrance fee lang. Pero syempre, di ba? Talagang bukod sa picture, sa street foods, sa pagkain, bongga din yung meron tayong picture dito sa mga temples.
So, after the quite tiring temple tour, nandito tayo sa Vivi Coffee Place. Famous daw dito yung kanilang crepe cakes. And it's beautiful. It's overlooking Wat Arun. So, they are famous for their Thai tea crepe cake. Meron din silang coconut cake. Ako, I want Thai milk tea. This is the milk tea, Thai milk tea. Crepe cake, coconut cake, rainbow crepe cake, and the Thai milk tea. Ay! Yung straw nila. Medyo hindi ka maipaglalaban. Tikman muna natin yung milk tea nila. Pero actually, ang mga milk tea naman dito sa Bangkok, halos pare-pareho naman ang lasa, di ba? Na milk tea dito. Tikman natin tong crepe. Milk tea crepe cake. Masarap siya. I-partner mo dito para talagang lumabas yung lasa ng milk tea. Nakukulangan ako sa lasa ng milk tea dito. Pero pag ininom mo siya, or kinain mo kasama to, bonggang-bongga. Or yung sauce siguro, lulubog mo. Ang sarap nga, girl. Bakit? Tigman natin tong coconut cake. Ang sarap. Very natural. We all know na napakaganda ng quality ng coconut dito sa Thailand. And this is the rainbow cake na parang nilagyan nila ng passion fruit. Raspberry pala or strawberry. Masarap din. Actually, lahat masarap. A must try when visiting Bangkok. So we're now here at the famous icon Siam, one of the newest malls in Bangkok. And magla-lunch kami dito sa Baan Ice restaurant. Famous sila for their crab dishes. So itong isang to is crab fried rice. And this is their version of pad thai. Reasonably priced naman yung mga pagkain dito. Unahan natin ang lime. And this is the crab omelette. Crab omelette. Ooh! Kitang-kita mo sa loob niya yung crabs. Ayan o. Ang sarap ng crab omelette. Umorder pa tayo isa nito. O yan, o-order pa kami isa ng crab omelette. Hindi siya overpowering. Lasa mo yung crab. Partner natin with the Thai fried rice. Masarap din yung fried rice. This is crab curry. Yellow curry. Dito talaga, kitang-kita mo yung, especially sa mga tamad mag balat ng crabs kagaya ko. Chicken yan. So ito, talup na po. Laman na lang. And what I like in this restaurant, very generous yung chunks ng crab. Coconut shake. Sarap. This is green beef curry. So you would go here for the crab dishes. Pero sana all may nagpupunas. So our total bill is around 6,000 baht. Or sa pera natin, more or less mga 10,000 pesos. Imagine, puro crabs, puro seafood, and madami pa kaming tirang pagkain. Naka-drinks pa kaming lahat. So sulit. And to think, nandito ka pa sa Icon Siam, one of the high-end malls in Bangkok. So basically, mura yung pagkain or reasonably priced. Do you agree? Yes. Okay, since you agree, you pay! So we're at the Icon Siam. Kung medyo gusto mong magpale-palengke, pero gusto mong aircon, this is the place for you. Bagong mall po ito. Well, hindi ko alam kung bago. Pero nung 2019, huling punta ko sa Bangkok, hindi pa po siya
ganitong ka-developed. And ang style niya is para ka daw nasa floating market. Beautiful. Oh, di ba? Ang bongga dito. Para bang wala ka sa mall. Pero ayan, may floating market. Hello! Hello! Ayan, tingnan mo yung pila. My gosh! Parang kinikilabutan kasi ko. It's just small. How much? Ano ba to? Parang ipes? Tikman ko. Tikman natin.